What's up mga kuya at ate? Welcome na naman sa Kuya Kebs DIY Tutorial. In today's video, checkin natin kung marirepair pa ba tong water level sensor switch or water level sensor float. Tingnan natin kung marirepair pa ba siya, saka kung ano ba laman niya sa loob nitong dalawang to. Kasi wala siyang mga screw. Makikita nyo dyan, wala siyang screw. Tingnan natin kung ano ba, kung paano ba to buksan. Sa kung ano ba ang laman nito. Simulan na natin. Tingnan natin to. Baka try natin tanggalin mga to. Hindi matanggal. Siyadong siyado siya mga kuya. Yan. Siguro ano yan. Ginawa talaga kasi para kasi ginagamit to sa tubig eh. Baka syempre bawal pasukan to ng tubig. Kaya siguro siyadong siyado. Gawin ko na, biyakin ko na lang. Lagarin ko, try natin. Sira na nga pala itong float switch na to. Kaya try ko sana i-repair. Kaya lang mahirap buksan. Kwento ko nga pala kung paano ba gumagana itong float switch na to. Yung float switch na to, pag ano, nakalagay ito sa mga tangke ng tubig. Nadidetect nito kung may laman tubig ba yung tangke o walang tubig. Pag nasa loob to ng tangke, umaangat to ng nakaganto. Yan. Nakaganyan siya. Pag nakaganyan siya, magkakaroon siya ng continuity. Magkaka-continuity siya, kaya aandar yung motor. Tapos pag naubusan ng tubig, bababa siya na nakaganyan. Ngayon, mawawala naman siya ng continuity. Kaya hindi aandar yung motor, mapoproteksyonan niya yung motor na umandar na walang tubig. Ganito ang, ito ang ano nito, purpose. Pero meron pa siyang, may tatlong siyang wire. May iba pang gamit yung isang wire nito. Medyo nabuksan ko na. Ito. Yan. Inanuhan ko ng kutsilyo. Ayan, bumuka na siya. Sarapan. Yan mga kuya, na baklas ko na. Ginawa ko, inanuan ko ng matalim na kutsilyo. Pinakpo ko lang, paikot hanggang mabuksan. Ayun nga, hindi siya, hindi na pwede talaga itong i-repair kasi nakadikit siya, nakadikit yung ganito. Wala siyang mga lock. Yan, nabuksan na natin. Ito pala laman niya. Yan, ito ang laman niya. Ito palang bilog na to. Kaya pala may ganto, kaya may bilog na to para lang lumutang siya sa tubig. Ang purpose nito. Tapos ito yung mechanism niya sa loob. Dalhin natin. Yan. Ang purpose lang nitong bilog para lumutang siya sa tubig. Tapos sa para tapos nakatago to. Yan. Pero pag nabutas na to, may chance na mapasukan ng tubig to. Yan, kasi may mga butas din siya. Pwede mapasukan sa loob, kaya silyado to. Kaya pag oras na binuksan mo siya, ni-repair mo, mahirap nang makasigurado na okay yung magiging okay pa to kasi pwedeng pasukan siya ng tubig. Delikado, baka makuryente na, makakuryente. Yan. Mapapansin nyo pala dito, wala siyang lock, parang nakadikit lang siya. Ito lang yung nag-ano sa kanya eh. Ito,
yung nagdidikit dito sa loob. Ayun lang nagdidikit sa kanya sa loob. Tapos parang nakadikit na to. Pinagdikit na nila. Yan o. Yan. Tapos ito, sa loob nito. Ito naman, tingnan natin kung ano nasa loob nito. Ito yung nandito sa loob, siguro sa loob nito yung ano eh. Tingnan natin, buksan natin. Ah, mga kuya, nabuksan na natin. Ginamitan ko rin uli nito. Ginamitan ko ng kutsilyo. Tapos pinukpo ko lang. Naka-seal tight din siya. May pandikit siya. Kaya medyo mahirap din buksan. Tapos tingnan natin kung bakit nasisira siya. Kung ba't nasira to. Ito ang dahilan. Yan, kita nyo. May bola siya. Tapos meron siyang ano na tawag dito? Limit switch. Itong limit switch, ayan, basag na. Saka pwedeng nasira dito yung contact. Ito pa yung ano niya, mga piyesa niya. Natanggal na siya. Dito siya. Nasira na tong limit switch. Itong bola yung nagko-contact dito. Ito yung nagtumatama siguro dito. Yan. Tapos pansin nyo, ang itim na nung ano kasi may power na pumapasok dito, may kuryente. Pag angat-angat na ganun, parang nag-spark-spark yan. Kaya ganyan, ang itim siya. Oh, yung bola. Nung item, tapos ayan, may mga uling-uling. Ayan. Tapos itong limit switch na nasira na. Ayan. Itong dalawang to, parang naglalaro itong bola sa loob na to. Kaya nasira na rin siya. Masasabi ko, mahirap nang i-repair to. Kasi pag ni-repair mo, yung mangyayari, parang pwedeng mag-leak yung ano, pumasok yung tubig sa loob nito kasi mga seal tight yung ano, yung nilagyan siya ng pandikit para hindi talaga siya pasukan. Tapos, yun nga, pag pinaano mo, baka mapasukan pa, makuryente lang kayo. Yan. Tapos ito yung nasa loob niya. Tapos, tanggalin natin to. Yeah. Wasak na si kasi rin tong ano eh. Durog na. Ayan. Ito yung laman ng limit switch. Ayan. Nasira na. Yeah, ganyan. Kung pwede sana to, marerepair naman to, papalitan mo lang tong limit switch. Kaya lang, ayun nga, makapasukin ng tubig eh. Kaya mahirap na rin. Yan. Ito ang laman ng water level sensors. Ito yung laman niya. Tapos tingnan natin to. Wala na rin naman to kasi kukunin ko lang talaga yung wire. Sayang kasi yung wire. Tanggalin natin. Yan, natanggal na natin to. Tingnan rin natin kung anong laman ito. Mukhang buhangin lang to eh. Pero tingnan rin natin. Ito, selyado din siya. Para alam natin lahat ang laman ng mga float level switch. Buksan ko lang gamit ulit itong kutsilyo. Yan, nabuksan ko na rin mga kuya to. Ito ang laman niya. Buhangin siya, buhangin. Buhangin yung laman niya. Tapos yung pinasok na rin siya ng tubig kaya nang itim siya. Siguro puti ito dati.
Pampaano lang kasi to, pampabigat. Ang purpose nito para bumigat siya. Lumubog na ganun. Kasi parang yun na. Dito siya, ayan. Tapos sa dulo tong float para ilubog la, inilulubog lang niya tong float na to, pero yung float aangat pa rin to. Yung float gaganon pa rin siya. Parang ano siya. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan siya. Yung wire na kaganto. Pampalubog lang to. Tapos ito, lumulutang siya pag may tubig. Lulutang siya pag may tubig. Pag walang tubig, bababa. Ayan. Ganun lang siya. Yan ang laman ng water level switch or water level sensor. Ayan. O water level float, kung ano man tawag dito. Ayan. Sana may natutunan kayo sa video na to. Ngayon, alam na natin kung ano laman ng water level sensor. Hanggang dito na lang itong video na to. Mag-comment kayo sa comment section kung may katanungan pa kayo. At mag-subscribe na rin kayo sa channel natin. And peace out!